God. Ang daming blessing. Salamat at nasaksihan niyo to at sinamahan niyo ako sa malaking-malaking blessing at milestone sa career ko na ito. Maraming salamat po. Sobrang honored po. Alam naman natin lahat ang Silka, guys. Kilala natin lahat ang Silka. And to be a part of this family, big, big honor for me. I'm truly humbled and really gagalingan ko, guys. Maging Silka girl. Actually, magiging busy pa lang ako ulit. Kakagaling ko lang sa bakasyon. So I'm recharged and I'm ready to work and I'm very, very excited. There's a fire under my butt right now. That's very, very excited to be working again on the set. And in 2 days, I'll be flying to Cebu to start with the new series that I'm very, very, very excited about. Short lang, anong preparation ang ginagawa mo ngayon? Ngayon, well, basa-basa ng script, syempre, you have to also gawin mo na yung character mo. Well, of course, you have to, pagdating mo doon, you take notes from your director. No? Pero, ginagawan ko ng spine yung character ko ngayon para ano bang mga bubog niya talaga sa buhay. So, I just keep reading on, and reading my script para ma-ano na sa akin, para ma-muscle memory na sa akin kumbaga yung mga gagawin. Maganda yung role ko, hindi ko pa alam kung anong extent ng pwede kong i-share sa inyo. Kaya hindi na muna ako magsasalita kaysa mapagalitan ako. Pero exciting ito. Ito ay, sabihin ko na lang, action to, guys. Oh, okay. Excited ako. Pero sobrang excited ako talaga. Yes, ready ako. Oh, tsaka pa kasi before, nakagawa ka na din ang action. Diba? Yes. No, Kid Alpha 1, na hindi ba yung pinapalabas? Soon. Puro na lang ako soon, pero soon, hopefully soon. So ito yung first time makakasama mo si Richard and Matt? Oo! Oh my gosh! Nakapag-banding na ba before? Well, nakapag-look test na kami. Yun pa lang so far. And nakatrabaho ko si Kuya Richard, ay si Kuya Richard pa yung tawag sa kanya before. Si Richard ay nakatrabaho ko sa Laluna Sangre. Yes, kaya medyo may background at medyo magkakilala na rin kami. And nung, pero yung work na talagang kaming, alam mo, medyo hindi pa kami ganun ka-immersed sa isa't isa. Pero sobrang excited ako kasi nung na-meet ko siya nung look test namin, sobrang bait ni and also si Jake na kakatapos lang ng series namin sa View. Magkapatid naman kami doon pero abangan niyo guys kung anong role namin dito. Masaya to. Masaya talaga tong show na to. Ano yung mauuna, yung sa View? Yung sa View, ipapalabas na yung sa View namin this October. While ito namang Iron Heart, we're gonna start shooting. I'm gonna start shooting. Excited na talaga kaming lahat para sa show na to. Actually parang ang tagal na ng show na to na gusto nilang, 'di ba? So finally we're taping and we're starting and this is the project is a go and we're all very excited and very hyped to be working on this. Siguro comment mo lang kasi sunod-sunod yung project mo with ABS. Yep. Anong pakiramdam? Saya. Oh my gosh. Actually, simula noong 2010 nung nagsimula ako, nasubaybayan yun naman ang itsura ng career ko simula nung bata pa lang po ako. TMI, hindi pa ako nireregla, nag-aartista na ako sa ABS. Pero di ba, alam mo yon, hindi ako nabakante kahit kailan. Naramdaman ko talaga na hindi ako napabayaan. Sobra akong grateful sa ABS-CBN, sa lahat ng blessings, sa lahat ng learnings din na natutunan ko through the years. Hindi ako taabot sa ganitong point ng career ko. Hindi dahil sa lahat ng tao na tumulong sa akin sa loob ng industriya. Hindi lang sa mga co-actors ko, but just everybody from Star Magic, all our bosses from ABS, they're all so willing to help each and every one of us para ma-reach namin yung mga goals namin, mga pangarap namin. Talagang hindi kami nila pinapabayaan. Balikan lang natin kasi sobrang busy mo nga. Paano nga ang buhay pag-ibig? Paano mo pa siya nahanapan ako? Well, just recently, kapag tuwing pwede kami magkita, magkikita kami. Mm-hmm. So, siguro yun na yung maging understanding namin. Medyo matagal na rin kaming nag-LDR, no? Kasi nga, he had to be based na there in Negros because of the politics, di ba? He ran for mayor. So ako, tanggap ko na yon at minindset ko na yung sarili ko at pirinactice ko na yon. Syempre, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-a-adjust sa mga nagbabagong panahon. Kailangan marunong tayo mag-adapt. Hindi madali. Ang hirap pa na hindi accessible sa'yo yung mahal mo sa buhay, na hindi mo alam kung kailan mo siya pwedeng tawagan, makausap. Dahil syempre, busy yung tao. Isang buong city yung pinoproblema niya. Sisingit ka pa, di ba, ng kung anong problema mo. So may mga ganong balance na kailangan mong i-figure out kung kukulitin ko pa ba siya dito. So may mga ganon syempre. Pero yun nga, at the end of the day, it's how both of you find ways to communicate with each other that's going to keep the love and the relationship alive. Flow ko ng relationship niyo, hindi masyadong maingay. Paano mo na may maintain yung ganon?
Kasi syempre lahat ngayon nakatingin sa social media, nababantay ang bawat isa. Actually, no, ang daming yung nakabantay-bantay, oh. Sarado na talaga kami ngayon. Pero, siguro, okay lang. Hindi kasi rin kami masyado nagpo-post palagi. Parang alam naman ng mga tao na mag-boyfriend kami at masaya kami. Parang it's also nice na not everybody is involved with the relationship that you have. Kasi parang when you involve other people so much, ang dami mong naririnig, ang dami mong sasabi, nawawala yung train of thought mo, nawawala yung balance mo na dapat kayong dalawa lang yung magkausap. Ang dami-dami pa tuloy yung ibang makikisa. So parang mas maganda talaga na just to keep it private. Hindi man private kasi alam naman ng mga tao, pero hindi kami bulgaran na. As a role model of young women, what is your advice naman? Wow, grabe yung pressure na to, ah. For young women, no, napaka-sensitive. Magkaroon kayo ng isang salita. Yung mga salita nyo, gawin yung dignified. Kapag may sinabi kayo o binitawan kayo salita, you just make sure that you can back it up. Strength is ang laki-laking part ng strength kung paano ka nakikita ng mga tao nakapaligid sa'yo. So always be strong. Love your family. Talagang sila yung pinaka babalikan at babalikan mo talaga. Kahit saan ka man mapunta, maligaw ka sa mundo, babalik ka sa pamilya mo. So, bigyan nyo talaga ng malaking-malaking importansya yung family at yung home na tinatawag natin. Because that's who molded you, eh. And that's who's going to continue to mold you throughout the years na hindi mo na nalalaman. Kasi syempre, like me, I moved out of our house now when I was 20. Pero until this day, I go back to the principles that my mom has taught me. I go back to, hindi naman ako nakinig dun sa sinasabi ng kapitbahay ko. Yung binabalikan ko, yung sinabi pa din ng nanay ko kung ano yung tama at mali, yun pa rin yung pakitinggan. Dahil, diba, yun yung kinalakan. As a Filipina, do you think Filipinas are generally beautiful? Diyos ko, ilang beses na tayo nanalo sa Miss Universe, nagdududa pa ba tayo sa ganda ng Pilipino? Wala akong duda dyan, guys. Wala. Ano yung meron sa Pilipino? Ako pa, maalaga tayo, sobrang adaptable natin. So confident tayo sa kung sino tayo. Alam natin eh, culturally rich kasi ang Pilipinas. So, alam natin kung saan tayo galing at alam natin saan natin gusto pumunta.